Kapag sama-sama ang pamilya, walang hindi kakayanin. Mahirap man ang buhay, basta't nagmamahal at nag-iintindihan ng mag-asawa, lahat ng pagsubok ay malalagpasan. Magandang araw mga ka-dreamers at nagbabalik po ang ating channel para magbigay na naman ng isang inspirational story na tsaka'y kapupulutan po natin ng aral at inspirasyon sa buhay. Isa na naman pong bahay ang ating pag-uusapan na tsaka'y kabibiliban ninyo kung paano po nila ito naipundar. At pag-uusapan po natin ang lahat ng ito pagkatapos lang po ng ating intro. Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, like, and hit the bell button upang updated ka sa lahat ng ating mga videos. Bakit mo nga ba gustong magkaroon ng sariling bahay? At bakit mas higit na kailangan unahin ang pagkakaroon ng sarili at permanenteng tahanan, lalo na kung ikaw ay may sariling pamilya na? Ganito rin ba ang katwiran mo sa buhay? I-comment mo yan ka-dreamers sa comment section para ma-shoutout kita sa ating next videos. So bago po tayo magsimula sa lahat ng detalye ng bahay, ipakilala ko po muna sa inyo ang owner nito. Ito po ay si Sir Sanley Flazuelo at siya po ay isang simpleng magsasaka sa kanilang lugar. At makikita rin po natin ang kanyang may bahay at dalawa po niyang anak na siya po niyang pinaghuhugutan ng kanyang mga lakas ng loob at pagsisikap sa buhay. Stay tuned ka lang dyan ka-dreamers at samahan mo po ako hanggang sa dulo ng video para malaman po natin kung paano po nila ito naumpisahan. As usual, unahin po natin itong pinagtirikan ng kanilang bahay. Dahil ang lupang pagtitirikan ng ating bahay ang isa sa malaking factor kapag tayo ay magsisimula na. Dahil hindi po tayo basta-basta magpapatayo lang sa lupang hindi naman natin pagmamayari. Ito po yung isa sa ikinukonsider natin para po wala tayong iisipin pa sa mga susunod na araw. Ang hirap naman kasi mga ka-dreamers na napaganda na po natin yung bahay pero one day ay kukuhanin pala sa atin yung lupa dahil hindi po natin ito pagmamayari. So dito po sa case ng owner ng bahay, wala po silang iisipin dahil pagmamayari daw po ito ng magulang ni Sir. So dumako na po tayo dito sa mga materyales na nagamit nila. More on bamboo po ang mga ginamit nila dito at mga kahoy. At dahil nga po mayroon silang mga sariling kahoy, ang nagastos lang nila dito yung mga gasolina po para sa chainsaw. Or yung pagpapaputol po ng kanilang mga kahoy na gagamitin. At sa mga workers o yung mga trabahador na gumawa dito sa bahay ni Sir, ay wala po siyang binayaran sapagkat siya lang po mismo ang gumawa nito. At dahil nga po sa kagustuhan ni Sir na magkaroon sila ng sarili nilang bahay kahit nga po mahirap, wala po silang malaking ipon na inumpisan po nila ito paunti-unti. Dahil nga ang trabaho ni Sir ay pagsasaka o pagtatanim ng mga gulay at palay, maghihintay ka pa ng ilang buwan bago ka umani o maibenta para magkaroon ka ng income. So sa panahon na ito na bakante si Sir at wala po siyang ginagawa sa bukid, sumasama siya sa mga construction kahit nakaipon at nakabili sila ng mga materyales. Ang gawa ni Sir dito ay umaga pumapasok siya sa trabaho at sa hapon naman ay ginagawa niya ang kanyang bahay. Kaya't umabot po ng 26 days ang bahay na ito bago po niya ito natapos. Inumpisa niya pong gawin ito noong April 10, 2022 at May 6, 2022 naman po niya ito natapos taong kasalukuyan. Ito po ay may sukat na 10 by 18 feet or meron po itong katumbas na 3.84 meters by 6.91 meters. If i-convert naman po natin ito in square meter, meron po itong 27 square meter. Ito po ay may isang kwarto, sala, at nakaseparate naman po ang kusina nito. Ang mga ginamit po nila dito sa kanilang mga pintuan, yung pong mga DIY na plain sheet at kahoy. Ganon din po dito sa kanilang mga bintana na tatlong piraso.
At pagdating naman po dito sa kanilang mga poste, ang mga ginamit po nila dito ay mga hardwood na kahoy. Ito po yung kanilang mga pina-chainsaw. Sa mga trusses, ganun din po yung mga hardwood na kahoy ang ginamit nila. At dito naman po sa kanilang roofing, dito po sila nakagastos ng 3,859 pesos. At ang ginamit po nila dito ay yung tinatawag po na mga galvanized corrugated sheet or yung tinatawag po na mga normal na yero. At sa walling po or yung dingding ay gumamit po sila dito ng mga kawayan. Sa buhay ng tao ay kailangan maging madiskarte sa lahat ng bagay at maging masipag sa pagharap sa araw-araw na buhay upang maibigay mo ang mga pangangailangan ng iyong pamilya. So after po ng 26 days ng pagtatrabaho at paggawa ni Sir dito sa kanilang bahay, ito na po yung kinalabasan. O diba mga ka-dreamers, nakakabilib ang abilidad at pagsisikap ni Sir Sanley na kahit hindi madali ang kanyang pinagdaanan para maitayo niyang mag-isa itong bahay niya para sa kanyang pamilya. Kaya't congratulations po Sir Sanley sa iyong napaka-cute na bahay. Ngayon ay may matatawag ka ng sarili at permanente mong tahanan. God bless po sa inyong mag-anak. So hanggang dito na lang po muna mga ka-dreamers at naway nagkaroon na naman po tayo ng natutunang aral at inspirasyon at pagkakaroon ng goal na magkaroon ng sariling bahay balang araw. Kaya't ikaw ka-dreamers na nanonood ngayon, maging goal mo rin sana ito na magkaroon ka ng permanente mong tahanan balang araw. And special shoutout po kay Rain Charis TV, Annihilator, Evelyn De La Cruz, Loida Flores Vlog, at kay Serge Mercy. Salamat po sa inyong panonood at magkita na naman po tayo sa ating mga susunod na videos. Keep safe and God bless po sa ating lahat.